kaaway mo, baritunong tinig sa likuran niya. Nabigla si Zack at nilingunan ang ama ni Giselle. Kanina pa po ba kayo dyan? Kabadong turan dito. Kalalabas ko lang, anito mukhang may kaaway ka at napa-Ingles ka pa. Anito na formal ang mukha. Mas lalo siyang nag-alala sa nakitang reaksyon nito. Narinig niyo po ba ako? Hindi naman masyado, pero gusto ko yung English mo, yung ano ba iyon? I will see you in the court. Hanip nun ah, anito sa katumawa. Doon ay naibsa ng kaba niya. Sino ba kasi ang kausap mo at napa-English ka? Anito. Tumawa na rin siya. Naku, isa sa kliyente ko, nagpagawa ng baradong lababo. Isang linggo na hindi pa ako binayaran kaya nasabi ko tuloy, I will see you in the court. Okay po ba ang English ko? Natuwa rito. Mas lalong tumawa ito. Oo, mala Robin Padilla nga ang pagkasabi mo eh. Tawa pa rin ito. Sinong mala Robin Padilla itay? Sabad naman ni Giselle na marinig ang tawanan ng ama at ni Zack. Oh, bihis ka na pala anak. Ito kasing si Carias eh. May kliyente. Putol nito nang muling sumabad si Giselle. Kliyente? Ang naturan. Oo, oh, may nagpagawa raw ng baradong lababo. Isang linggo na siyang hindi binayaran. Kaya kanina sabi, ano nga ba ulit iyon? Nanito na paisip. Ah, sabi, I will see you in the court. Oh, di ba anak, ang astig? Ah, saad nito. Ah, tura na lamang ni Giselle. Akala niya kung anong kliyente na. O nga pala, natanggap ito ng gawa sa labas. Maya-maya ay nakitang parating na ang magulang. Oh, magsimba ka nga pala anak, ani ng ina na kararating lang. Ikaw Alaysa, ayaw mo bang samahan ng ate mo? Dagdag pa nito. Sa sunod na siguro inay, may tatapusin kasi ako na report ko bukas. Baka po sasamahan ni Kuya Zack, bulong nito sa ina na dinig naman nila. O siya iho, dito ka naman ng halian. Pagkatapos ng misa ay umuwi kayo agad. Siguro ay sa susunod na linggo na kami magsisimba. Medyo napagod ako sa dami ng ginawa. Sa bagay ay galing din kami doon at sumaglit lang. Wika pa nito. Mag-iingat kayo Zack. Narinig mo ang sinabi ng aking esposa, dito ka naman ng halian para naman matulan mo ang luto ko. Tiga pa ng ama. Sus! Nagyayabang ka na naman Renato. O siya, mauna na kayo Giselle para may maupuan kayo sa susunod na misa. Punuan ng simbahan ngayon dahil nariyan ang obispo. Turan pa ng ina bago pumasok sa kanilang bahay. Hindi alam kung bakit bigla ay nailang kay Zack dahil ba ito sa nangyari kanina o dahil may iba na talaga siyang naramdaman dito. Zack? Giselle? Sabay ang tura nila at sabay din huminto. Ikaw na muna, saad ni Zack. Pasensya ka na kung makulit si Itay ah. Ano ka ba? Ayos na sa akin yun eh. Hindi kagaya ng pa-father ko. Puro trabaho ang alam, saad. Muntik na siyang madulas ulit. Umiti si Diesel, at least ay trabaho ang inaasikaso. Aniya sabay senyas sa padaradahan ng padyak. Nabigla si Zack na imbis na tricycle o jeep ang humimpil sa harapan ay isang bicycle na tila tricycle. Tara! Ani ni Diesel. Dito tayo sasakay? Gulat na tanong nito. Oo, sa may pangalawang kanto lang naman tayo at pahirapan ng jeep at tricycle ngayon. Teka, ayaw mo ba? Ha? Hindi, wala naman akong sinabi. Nag-alala lang ako, baka di tayo kasya. Kasya iyan, maliit naman ako. Ikaw ba? Anong height mo? Tanong rito. 6'1", ani ni Zack. Wow, bakit di ka mag-try mag-basketball player? Aniya rito. Tumawa si Zack. Ayokong sumikat. Aniya rito, natutuo naman. They're part of the university varsity at may ilang scout na nagre-recruit sa kanila pero ayaw nilang apat.
ayaw nila ng publicity at mas lalong ayaw nila ng nakakatawag ng pansin. Ay wow, yabang ah, tura ni Giselle sa narinig. Minsan lang magyabang, hayaan mo na, nanito na nakatawa pa rin. Nasa loob na sila ng padyak at hindi pa rin maiwasang mag-asaran. O ano nga pala itatanong mo, baling kay Zach. Nabigla si Zach nang gumaling sa kanya si Giselle. Nahuli pa yata niyang nakatitig ito. Wala, itatanong ko lang sana kung free ka next week, aniya. Bakit? Maangang ni Giselle pero may suspension na siyang baka yayain siya nitong lumabas. Yayain sa nakitang kumain sa labas, dagdag pa nito. Sige ba, basta libre mo eh. Mabilis na turan at nagbiro na lamang upang mapagtapan ang kanyang kilig. Sure, basta kainin mo lahat ng orderin ko kapag may hindi ka nakain, ikaw ang magbabayad. Game na balik biro ni Sap. Ay, andaya! Agad na salag ni Giselle nang makarating sa simbahan ay agad na nagbayad si Giselle. Ako nang magbabayad, basta libre mo ako ng tusok-tusok. Gulong kay Sak. Sure ka bang di ka masusunog kapag pumasok ka dyan? Biro ni Sak kay Giselle. Baka ikaw, kaya hito, mag-holy water ka muna. Anito sa may kamay ni Mama Mary, kapwa na sila seryoso nang nasa loob ng simbahan. Tila, nag-ibang tao sila at wala ring imikan. Mabuti at may espasyo pa silang maupuan kahit siksikan. Ako na muna, mabilis na awat ni Sak kay Giselle na makitang lalaki ang makakatabi nito. Okay, agad namang sang-ayon ni Giselle. Matapos noon ay mataimtim silang nagdasal saka nakinig sa sermon ng pare. May kalahating oras din bago matapos ang mesa. Papalabas na sila ng simbahan at punta sa may tindahan ng street food ng mamataan ang pares na naglalakad galing sa pupuntahan nila. Giselle, Saki, bulalas ni Rain at Phyllis. Girl box, gulat tinturan ni Giselle. Oh my gulay! Kaya pala missing in action at hindi ka nasagot ng tawag namin dahil kasama mo si Papa Sak mo. Teka lang, at bakit kayo magkasama? Don't tell me ay may something na hindi mo sinasabi sa amin. Birada ng matabil na bunganga ni Rain. Agad siyang napatingin kay Saki na noon ay tila naiilang sa pagdating ng mga kaibigan. Kayo, nagsimba rin ba kayo? Tanong sa mga ito. Oo, hindi ka raw makontak kasi nitong si Rain kaya ako tuloy ang binulabog kahit tulog mantika ako. Sagot naman ni Phyllis. Si Rain ay naging abala sa cellphone nito at tila may ka-text. Gusto raw niya kasing tanungin ng Diyos kung bakit siya nakulong sa katawang lalaki kahit pusong babae siya. Natatawang turan pa ni Phyllis. At ikaw, gusto mo rin ba tanungin ng Diyos kung bakit kahit pusong babae siya minahal mo pa rin? Gulong naman ni Giselle. Ano? Ano iyon girl? May sinasabi ka? Tanong ni Rain. Girl, ibubukong ba talaga ako? Ngit-ngit ni Phyllis. Biglang tili ni Rain na tila sinasabi na ang ka-text na nanalo ito sa loto sa klase ng tili nito. Maya-maya ay nakitang pabalik si Saki. Nagpunta na pala ito sa tindiro ng tusok-tusok at bumili na. Sabi ng friend ko, magbubukas na daw yung bagong hotel sa tapat ng Baclaran Girls. At sabi ay hiring daw sila at mas mataas ang pasahod nila girls. Tili nitong informa. Talaga? Gagad naman ni na Giselle at Phyllis. Habang si Sak ay napatigil sa narinig sa baklang kaibigan ni Giselle at base sa nakikitang reaksyon ng mga ito ay tila may balak na lumipat. Bigla ay kinabahan siya. Lilipat ka ba? Di mapigilang tanong kay Giselle. Pagbalik sa kinatatayuan nito, sabay abot ng hawak na tasa na may pinaghalong kikiyam at meatballs, nakita ni Giselle ang lungkot sa mata ni Saki nang tanungin nito kung lilipat siya. Hindi ko pa alam, sagot rito.
girl, gura na tayo dito. Kaya ka na pa-part-time kapag nagkataon. Or rather, hindi ka na magpa-part-time kapag nagkataon. At kung problema mo itong si Zach, eh pwede siyang sumama kapag nag-apply tayo. Sa gwapo niyang yan, tiyak pasok sa front desk. Arting turan ni Ray. Ramdam na tila nag-iba ng aura si Zach. Balitang iyon. Hindi alam kung bakit masyado itong apektado. Naisip na baka ayaw lang itong mapalayo siya rito. Okay ka lang ba? Tanong Rito. Oo naman, pilit na turan ni Zach, pero bilang hotel owners at naririnig mo ang sinasabi ng empleyado mo, ay masakit din lalo na nang malamang malaki ang offer ng kabila ay basta ka lang iiwan. O siya guys, kita kits! Kailangan na kasi namin ni mauna ni Zachy, paalam sa mga kaibigan. Naisip niyang baka nailang na si Zachy sa dalawa kaya iba na ang itsura. Okay ka lang ba talaga? Pangungulit pa niya rito nang makalayo sila ni Rain at Phyllis. May plano ka bang lumipat? Ulit na tanong kay Giselle. Pumuntong hininga ito. Pag-isipan ko pa. Tingnan kung maganda ang offer nila kahit papano ay maayos naman kami sa work namin ngayon. Kahit medyo stricto ang supervisor namin ay okay naman. Pero alam mo namang nagigipit pa rin kami kaya ang kung reasonable ang offer, ay bakit hindi? Part na rin ng growth ko as individual. Aniya at tumingin sa mukha ni Zachy. Mukhang malalim ang iniisip nito. Pag-isipan ko pa naman, ikaw ba? Wala ka bang planong uiba ng linya? For sure. Ikaw din naman, ayaw mong tubero habang buhay. Saad dito. Kahit papano, ay nakitang umiti ito. Mas naisin ko nang maging tubero habang buhay basta kasama kita, anyari ko. Tumawa si Giselle. Hanip sa linyahan. Tara na nga at mukhang gutom ka na. Yakag dito at masaya silang naghintay ng masasakyan. Sana sa susunod na biyahe ay matagpuan mo na ang forever mo. Mga kaibigan, dito po muna nagtatapos ang ating chapter 18. Sana po hindi kayo magsawa sa pakikinig. And maraming salamat sa inyong malangsawang pag-suporta. At the end of the day guys, meron kayong matutunan sa kwentong ito. Maraming salamat again. And thank you sa lahat ng teams. Again, see you on the next chapter. Ciao!